Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ng Department of Health o DOH na may posibilidad na tumaas pa ang kaso ng COVID-19 sa bansa sa mga susunod na linggo. Paglalahad ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahigpit na ang binabantayan ng National Capital Region o NCR kasunod ng pagdoble ng average na bilang ng mga kaso sa rehiyon na umabot na sa 70%. Bukod sa NCR, kabilang din ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Northern Mindanao sa mga lugar na masusing minomonitor ng kagawaran. Giit pa ni Vergere ang pagpasok ng Omicron subvariants na BA2.12.1, BA.4 at BA.5 ang isa sa mga sanhi ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, gayon na rin ang pagtaas ng mobility at ng humihinang immunity ng mga nabakunahang populasyon. Nagpaalala naman ang opisyal sa publiko na patuloy na tumalima sa pinaiiral na health protocols ng pamahalaan tulad ng pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Inilagay sa yellow alert status ang Luzon grid ngayong hapon dahil sa kakapusan ng supply ng kuryente. Ayon sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang operating requirement upang masuplayan ang buong Luzon grid ay nasa 11,456 megawatts. Manipis naman ang supply ng kuryente sa Luzon grid ngayong araw na umaabot lamang sa 12,441 megawatt bunso dito ng forced outages ng ilang mga planta sa lalawigan ng Bataan. Nabatid na mayroon na lamang mahigit 500 megawatts na net operating margin deficit ang naturang grid. Ayon pa sa NGCP, maaaring magresulta ito ng panakanakang power interruptions sa ilang lugar sa Luzon. Patay ang isang Army Major habang sugatan naman ang isang Sargento makaraang mamarilang kapwa nila opisyal sa loob ng Camp Winnie Martillana sa Jose Pili, Camarines Sur. Kinilala ang nasawi na isang Major Gary Macedman habang sugatan naman si Sergeant Manuel Colico Jr. na isang Disbursement Officer. Patay naman ang suspect na kinilalang si Captain Martin Anosa Jr. na hinihinalang nagbaril sa sarili matapos matagpuan ang bangkay sa loob ng kanyang apartment. Ayon sa ulat, nasa opisina ng kanilang commanding officer ang tatlo na pawang naka-assign sa 5th Finance Service Field Office Finance Center ng Philippine Army. Umalis umano si Anosa at pagbalik ng opisina ay bigla na lang itong namaril. Patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari at inaalam pa ang motibo sa krimen. Dalawang iligal na sabungan ang niraid ng mga pulis sa Bataan kung saan 18 individual ang inaresto. Ayon kay Bataan Police Director Colonel Romel Velasco, nakumpiska mula sa mga suspect ang 8 game foul, 2 guffs, dead cock at 7,670 pesos na pantaya sa Barangay Central at Barangay JC Payuma sa bayan ng Dinalupihan. Senior citizens ang karamihan sa naaresto na dinala sa Balanga at Dinalupihan Police Stations bago sampahan ng kaso. Sumuko sa militar ang 2 pang miyembro ng teroristang Abu Sayyaf Group sa Lamitan City, Basilan. Kinilala ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga nagsisuko na sina alias Muhahab Elong, 37 years old at isang alias Ahmad Aliman Wakil, 32 years old na kapwa may asawa at residente ng Ungkaya, Pukan. Isinuko rin ng 2 ang kanilang mga armas nang ipresenta sa headquarters ng 18th IB sa Barangay Campo 1. Ang pagsuko ng 2 terorista ay sa tulong na rin ng militar at ng pakikipagnegosasyon ng Moro Islamic Liberation Front. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.